Ang ABS-CBN ay naglabas na ng espesyal na Summer Station ID noong 30 ng Mayo. Pinamagat ang Feel Good Pilipinas, itinampok ng Station ID ang pakikipagsosyo sa kasalukuyang mga broadcast platform, katulad ng A2Z Channel 11 at TV5, ang dalawang libreng TV channel kung saan ibinabahagi nito ang mga kaayusan sa block time. Ito ay naging isa sa mga solusyon ng ABS-CBN upang maihatid ang madla nito dahil sa kawalan nito sa libreng TV, matapos na ibasura ng Kongreso ang pag-renew ng broadcast franchise nito noong Hulyo taong 2020. Na nagtatampok ng isang masiglang soundtrack na ginanap ng BGYO at TV Tandingan, ang istasyon ng ID ay may mga liriko na binabanggit ang A2Z at TV5, Till the Beat, Till the Init, From A2Z We Can Do It, Mga Kapatid Wala Kayong Limit. Ang kapatid ay term of endearment ng TV5 para sa mga tapat na manunood nito. Isang hiwalay na bahagi ang nagpapakita ng mga manunood ng kapamilya na nanunood ng mga programang ABS-CBN ng FPJ na ang probinsyano sa TV5 at maalaala mo kaya sa A2Z. Ang Iwan TFC at WeTV iFlix, isang karagdagang digital streaming platform ng ABS-CBN, ay itinampok din sa Station ID. Bagong kapamilyas at iba pang bituin ng ABS-CBN. Isang bituin ng ABS-CBN na may kasalukuyan at paparating na mga palabas ay nagpapakita ng kanilang mga paggalaw at mga uka, at ipinapakita ang kanilang magandang pakiramdam, mga tag-init na pag-init sa gitna ng isang backdrop ng maliwanag, masayang kulay. Sinimulan ng star-studded roll call ay ang bagong kapamilya na si Janine Gutierrez na ang frame ay ipinakita sa tabi ni Paolo Avellino, ipinaraise sila sa darating na romantikong comedy series na Marry Me, Marry You. Ang isa pang bagong kapamilya, si Sunshine Dijon, ay lilito sa kanyang unang ABS-CBN Station ID kasama ang kanyang Marry Me, Marry You co-star na sina Cherry Pai Picache at Gina Pareño. Sina Julian Santos at Angel Locsin, na nag-host ng kani-kanilang mga programa sa katapusan ng Linggo na Paano Kita Mapapasalamatan at iba yan, ay sumisikat sa init ng init at kasayahan. Tampok din si Jody. Binibigyan din si Maria ng solo frame sa Station ID, top bill niya ang serye na tinawag na The Broken Marriage Vow, na kung saan ay ang adaptasyon ng Pinoy ng British psychological drama series na Dr. Foster. Cool na sa tabi ng cool, ang mga lead star ng Huwag Kang Mangamba na sina Kyle Echari, Francine Diaz, Andrea Brillantes, at Seth Fedilan ay ang una sa listahan ng mga artista na ipinakita sa istasyon ng ID. Ang mga veteranong mga awit ng ASAP Natin To, LR, Eric Santos, Shasha Padilla, Oji Alcacid, Gary Valenciano, Martin Liavera, at Regine Velasquez ay nagdaragdag ng sizzle sa ID ng istasyon. Sina JM De Guzman, Yang Concepcion, at Gerald Anderson ng Init sa Magdamag ay sumayaw sa palo ng Feel Good Pilipinas. Nasa istasyon din ng istasyon ang mga host ng ito Showtime na pinangunahan ni Vice Ganda sa lahat ng kanyang maaraw na kagandahan. Ang Fizz ang probinsyano lead star na si Coco Martin ay mayroong solo frame habang ang ilan sa kanyang mga co-star tulad ni Roel Santiago, Lorna Tolentino, Aramina Tirso Cruz III, at John Arcilla ay may isang grupo na bumaril sa pagsayaw sa temang pang-istasyon ng Station ID. Ang mga love team ni Liza Soberano at Enrique Hill, at Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ay ginawang personalidad. At ang nami-miss ng lahat ang ating popstar royalty Sara Geronimo. Tama kayo nang narinig niyo, hindi pa man siya tuluyang nakakabalik ay binibigyan parent tayo ng paunti-unting exposure ni Sara sa TV. Ilan sa mga ito ay ang mga special guest niya sa tuwing may mga kaarawan ang mga malalapit na kaibigan o mahal niya sa buhay. Kaya naman ngayong 2021 Summer Station ID ng ABS-CBN ay hindi rin siya kinakalimutan. Sa music video ng Feel Good Pilipinas ay nakikita natin siyang sumasayaw at ini-enjoy ang tugtugin nito kasama ang ilang mga bituin.
At ngayong linggo ay sa ASAP natin ito ay muli natin maririnig ang kanyang tinig kasama si Shasha Padilla. Kaya sa mga nakakamiss sa abangan natin ang kanyang pagbabalik, pero sa ngayon ating panuurin natin sa ASAP ang naging performance niya noon. Basta ang alam natin, ABS-CBN are trying their best to feed the audience with Sara Geronimo content. Ganyan ka-importante sa kanila si Sara Geronimo.